Hello, good afternoon. Ito nga po pala si Edu Banaag. Gusto ko pong magkaroon ng recap doon sa ginawa kong video nung nakaraang Lunes. Today is Miyerkules ngayon. Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag ng gusto yung tawag dito, yung juice, Origano juice. At liliwanagin ko lang yung sistema at saka procedure ng paggawa o paggamit ng tawag dito ng Origano juice sa paggamot ng sipon, alak, pisik, saka yung pamamaga ng mata para maiwasan pati yung bulutong. Sa panahon ito na sobrang init, minsan ay biglang uulan, nariyan po ang ating mga alagang manok ay nagkakasakit ng mga natural na yung sipon. So, gusto ko lang po ipaliwanag ng gusto ang paggawa po ng Origano juice. Let's say na mag-start tayo dun sa 1 day old ng sisim. Ang gagawin po ninyo, mag-blend. Ilagay nyo sa blender, mag-blend kayo ng Origano para maging juice. Puro. Huwag haluan ng tubig. Puro siya. Then, yung magtimpla kayo ng konti lang na tamang ubusin ng sisim within a day. So, ang timpla noon, lalagyan ninyo ng asukal. Yung unang inom ng sisiw, bibigyan ninyo ng asukal. By the way, ito nga po pala si Bembem ko, yung nagkasakit ng distemper, na ang sabi ng vet ay wala nang lunas. Ngayon, ito po. Simula noon, nakuha siya, 1 year na ito sa July, 1 year na siyang nag-distemper. Ngayon ay okay na ako siya. Inila kasama rin ng Origano juice ito, ginamot ko rin ito. Kaya yung Origano juice na pamamana ko sa inyo ay magaling pong gamot sa anumang hayop, aso, lalo pat ang aso, tuyong-tuyo yung ilong. May sakit ako ang aso noon. Maaring sipon, lagnat sa loob. Penumin ninyo ng Origano juice. Yun ho ang naigamot ko dito sa aso ko nung isang taon na nagkasakit ng distemper. Pero katulong na rin ng vet dahil hindi siya umiinom. Kung kumakain, umiinom, dinala ko pa rin siya sa vet para malagyan ng dextrose. Pero sabi ng vet, wala na raw pag-asa. Ang akin, sinapalaran ko pa rin. Tapos in-applyan ko nung alam kong pwedeng magamot sa kanya. At siya gumaling. Ito ho, ngayon gumaling. Ngayon, mabalik tayo dun sa sisiw. Sa unang bigay ninyo sa sisiw, hahaluan ninyo ng asukal. Teka, mahalap ako lang. Let's say ang sisiw ninyo is 20 pieces. Maglalagay kayo ng hanggang dito. Hanggang dyan. May guhit ito eh. Yung pangalawang guhit, ito, halos halfway na siya. Hanggang dyan yung Origano juice. Then, timplahan ninyo ng 2 kutsarang asukal. 2 kutsara. Dalawang kutsara. Then, ibigay na ninyo. Umaga, nilagyan nyo ng umaga. Tapos,
kailangan bukas ng umaga din, tatanggalin na ninyo. Papalitan na ninyo ng fresh water. Ngayon, sa tuwing bibigyan ninyo araw-araw na, siyempre bago lagi ang tubig ng sisig, titingnan ninyo hanggang sa 1 month old ang sisig kung may sipon o wala. Ngayon, kung may magkakaroon man, i-Origano juice ulinin nyo sila. Kaya, ito ipaliliwanag ko, kapag ang manok ho ninyo, sisiw, let's say na sa sisiw tayo magsisimula eh. May sipon, namamaga ito. Every other day po ang pagbigay ng Origano juice. Pero, sa simula, kahit walang sipon, 1 day old ang sisiw, bigyan na ninyo, prevention ika nga, bigyan na ninyo ng yung sinasabi ko nga na purong Origano juice, walang tubig, puro, tapos lalagyan nyo ng asukal. Yun po ang first step ng paggamot sa darating na sakit ng manok. Prevention ika nga. Ngayon, kung sa inyong pag-aalaga ng manok, kahit malaki na, at may sisiw, may halak, that mapapansin naman niyo pag tumala o let's say na kahit sa babae, ha, gaganyan yun. May halak. Pinumin agad ninyo ng Origano juice. Minsan kasi, hindi ko naman na kinukan yung mga bed. Hindi ko naman sinisiraan or ano yung mga gamot na katulad ng pag merong seminar nga sa Purine, dinala ko may Mac at saka Thunderbird, may mga minsan may seminar dyan, nakikinig na lang ako kung ano ang maaaring may dagdag doon sa nalalaman ko. Ganun pa man, at karagdagang kaalaman din yung gusto ko sanang i-share sa pag may seminar na gano'n eh. Nahihiya ko baka sabihin nila parang kinuha ko kanilang seminar. So, ipagpatuloy ko ito. Mamaya, ipakikita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng puro at saka yung pinakasapal noon. Huwag niyong itatapon. Kunin ko. Ito yung pinakasapal noon. O Bembem, alis ka dyan at nagpapaliwala daw. Ito yung pinakasapal ng Origano doon. Nabango siya. Ito. Ito ho. Dudurugin ko sa... Matigas eh. Matigas na ito eh. Dudurugin ninyo ito. Kung meron kayong alneres, durugin ninyo. Then, isama ninyo sa chicks booster, ihalo ninyo sa chicks booster. At isa rin itong makakagamot sa sipon ng manok, ng sisiw, kapag meron ito. Pag nagbigay kayo ng fresh water, dun sa ibibigay ninyong patuka na chicks booster, meron namang Origano. Ito. Kaya ito, iniipo ko ito kasi nilalagay ko ito. Pag tuyo-tuyo na, nilalagay ko doon sa patukan ng sisi. So, kanina, nanguha na ako ng Origano. Yun. At ngayon, gagawin ko. Ipakikita ko sa inyo kung paano magawa. At paano ibibigay sa alagang sisiw. Halimbawa, ang sisiw ninyo ay 1 week old. May, hindi may iwasan talaga yun eh. May sipon. Nakikita nyo, namamaga yung mata, nagluluha. Pupuruhin ninyo yun.
ng oregano. Then, yung pinakasapal, minsan hindi ko na ginagawa ganito. Ilalagay ko yun sa bote ng Coke na yung plastic. Saka ko lalagyan ng tubig. Para everyday, ganun ang kanilang iniinom. Okay? Ngayon, isimulan ko na yung paggawa ng oregano juice. At isa pa, sa asuman, dito ko nilalagay ang oregano juice. Sa water dispenser nila, dito. Kapag nakita ko ang aking aso, tuyo ang kanilang ilong, yung katulad nito, malika dito, Bem, malika dito at ikaw ang aking gagawin ko, model. Tuyo, tuyo itong ganito ng aso mo, yan, yan. Ito, basa eh. Good health siya, maganda ang kanyang kondisyon. Pero pag yan ay dry na dry, halos namumuto, may sakit siya. Yun, binibigyan ko siya ng oregano juice. Dito ko inilalagay. Dito. Bago ko siya bigyan, siguro mga 3 hours na walang ganito siya. Tsaka ako ngayon ibibigay, uhaw na uhaw siya, iinom siya. Okay, gawa na muna tayo ng juice. Okay, start na tayo sa paggawa ng oregano juice. Ito po yung blender, mini blender para sa mga manok lang ito, hindi pa tao. Gagawin kong ito doon sa sisiw na wala pang sakit. Takpan na natin at tatalsik na. Puro na kasi. Thank you.
Hirapan lang. Ulitin ko po, i-treat ninyo ang sisiw kahit walang sipon. Huwag ninyong tatanggalin, lalagyan ng tubig. Mga 2 to 3 hours na walang tubig, saan nyo ito ibigay. Yung masasala ho nito, yun ang ibibigay. Puro. Mamaya, ibigyan natin yung mga sisiw. Itong narito, merong napansin ko, isa eh. Yung namumula yung mata, namamaga yung isang mata.
exposure. Yan na lang. Ngayon, ito yung sinasabing puro. Puro na. Unahan natin ito ilagay. Okay. Ito na yung puro. Walang halong tubig. Ganito karami. Lalagyan ng asukal. Lalagyan ko rin ng asukal. Kasi dinagdaga ko kasi marami yung aking sisi. Dalawa. May mga nag-aalaga po ng manok, sisyo o manok o ano man, na gusto makatipid lalo pa sa gamot kapag ang kanilang alagang hayop ay may sakit. Ito naman ang may asukal, one time lang ninyong gagawin doon sa una. Sa una. Ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung paano iinom ang mga sisiw. Nang kahit na masama ang lasa nito, amoy lang, masama lang ang amoy na eh. Kaya pala ang bata kapag pinaiinom, nakikipag-away sa magulang. Natin ang ilaw sa araw kasi itatanggalan ko lang.
lang kasi sobrang init. Yan. Ito, nabigyan ko na yan kanina. Tapos ito, nabigyan natin. Diyan tayo pwede makipatong. Pwede ito, tutumba. Okay. Masama ang lasa kasi niyan eh. Pero the best yan sa one day old. Ito naman, walang mga sipon yan eh. Para ma-prevent lang yung sakit na maaaring dumating sa kanila gawa na itong panahon na init. Ito, fresh water na binigay ko. Gawa na ito, 3 days na. Pero pag magkakaroon sila ng sipon, napansin ko may sipon o kaya namaga ang mata, ibigyan ko sila ng Origano juice. Ito, wala rin sakit ito. Doon sa labas, meron. Lipat natin. Wala. Kita ba? Ayan. Kahit sa ibon, binibigyan ko yan. Ito. Ito naman, may binibigay ko na ngayon yung pulasiman, kung tawagin ito pulasiman, para mag-fertile na sila. Para mag-breed na. At ito, nabigyan ko pa ito ng pato ha? Parang hindi ha. Ano, mapait. Bibigyan ko rin sa labas. Naroon sa labas yung merong sipon. Ito, mga wala. Yun. Yun na.
Ganyan po pagpapainom ng Origano juice. Kailangan uhawin muna ang sisiw, manok, para yung ginawa ninyong gamot para sa kanila, inumin. So, yung isang puti na yan, 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 yun. Merong sipon yun, isang yun, minom. Ayan, isang yan. May pagkaang mata. Ayan. Okay, ipat natin dito. Kabila. Ito naman yung mga unang pasisiw ko na hindi ko na-treat ng oregano juice. Nung una. Ayan. Magaling na, may bulutong. Yung sipon, magaling na. Ito, yung bulutong niya. Yan o. Tuyo na. Recover na sila. Yan. Natin yung sa kabila. Yung kasabay nito, naroon yung tatlo. May bulutong din. Hindi ko kasi nabigyan noong una eh. Diyan na kayo. Yan yung mga hindi ko na-treat. Nung sisiu pa yung one day old. Pero yung mga nasa loob, na-treat yun. Ha ha ha!
Okay? Tuloy ho tayo sa second step sa paggawa ng oregano juice. Ito yung pinakasapal ng puro. Ngayon, lalagay natin dito. Blend natin. Nilagyan na ho ito ng tubig. Ito yung gagamitin dun sa kapag ang manok ninyo ay may sipon, yung every other day, ito na ang ibigay. Halimbawa, ngayon, binigyanin ninyo nito bukas, fresh water, susunod na araw, ito ulit. Salain uli. Thank you.
Ngayon, sali na natin sa cook. Wala ko yung budo eh. Naro sa loob. Tubig ulit. Thank you.
At ito ay ilalagay niyo sa rep. Kahit isang linggo, pwede ito. Para hindi araw-araw kayo gumagawa ng ganito. Ito namang procedure na itong sistema nito, yung kapag merong sipon, halak, at saka yung inyong mga alaga, ito. Yung una, yung puro, uulitin ko na, yung puro, pag one day old, ang bigyan agad ito. Magkaroon man ng sipon, isa, dalawa, ganun. Pero pag hindi nyo nalagyan ito, halos lahat, mapapansin nyo, nagkahawa-hawa na. Ito, hindi. So, ito, pwedeng i-blend uli hanggang makagawa kayo ng tatlong ganito. So, ulitin ko uli. Gagawa pa ng... para meron na akong bali isang linggong gamit. Back to ganun lang mga idol. Hanggang tatlong ulit, meron pang isa.
Then China, ito yung pangatlo na. Ito na yung gagawin. Ito naman yung gagawin doon sa pangatlo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakakapal. Ito, tuyo na. Pwede lang durugin ito para ilagay sa patuka. Okay? Ito na. Kahit doon sa malalaki, yung mga tandang na, kapag nagkasipon, ang iba iinom ninyo, Origano juice. Ngayon, doon sa mga tamad magtanim ng Origano, manghingi na lang kayo. Wala kayong lugar sa pagtataniman. Sa paso, pwede. Ang gamot kasi nai-immune na yung manok. Mamayot lang, namamayot lang yung mga manok. Ito na po siya yung pinakasapal. Gigilad ko ngayon to para pag natuyo parang ganito, didikdikin para maisama sa patuka. Booster o ano na ito, ilalagay na ito sa bote ng coke. Ito, wala nang asukal ito, wala na. Ibigay ninyo nang wala ng ako.
ito, mga 2 bote 5 doon ito. Malaki na ito. Pero wala siyang sipon. Sanay na sila sa Origano. Ito, nung 1 day old, itong manok na ito, nabigyan ko siya noon. Hanggang sa naging ganyan, nailaban na, hindi siya nagkakasakit. Malakas kasi ang manok kapag hindi nagkakasakit simula sisiw hanggang sa maging panlaban na. Yan. Minsan dinibilang ko ang inom nila hanggang 7. Ganoon lang. Binibilang ko lang. Yan. Ito. Sa White Thompson. Kahit malalaki na, binibigyan ko rin. Kahit wala pa, walang sipon. White Thompson, bulag na. Ginawa kong breeder na lang yan, broadcap. Yan, bulag na siya, oh. 3 times winner. Ito naman, sinibalang na blue legs. Karamihan ng manok ko dito is blue leg. Bigyan pa natin. Ikaw. Ito naman. Tama na. Kahit nasa mga breeder ko, kinainom ko rin.
paminsan-minsan. So battery type, homemade battery type. Boom. So, yung 4 times winner ko, binabay na hiraw. Mag-dilema. Napo na. Oh, nangihingi ito ah. Ah, ito. Itong broadcap ko. Super sweater. So hanggang dito na lamang po at hindi pa rin dito nagtatapos ang pagbablog ko sa pagamot sa mga alaga. Sa susunod naman po ibablog ko yung pampurga sa manok po. Pagsimula sa 1-month-old na sisiw hanggang pataas. Hindi po ako gumagamit ng binibili sa portal supply na pangpurga. Hindi po ako bumibili. Malalaman ninyo dun sa susunod kong vlog kung ano yung gamot sa yung pangpurga. Tuturo ko din sa inyo kung paano ang sistema at saka procedure and system ng pag-trade ng gamot. Herbal itong akin eh, herbal. So, hanggang dito na lamang po mga idol. At see you in my next vlog. Sana ma-reach ko yung 1,000 subscriber. Kwan pala, ang subscriber ko dumami pala. 345 na ang aking mga subscriber. Last na nakita ko yung YouTube channel ko, 135 lang. So hindi ko na pinagtitingnan yun. Madidismaya ka lang eh, kasi tuloy lang ako. Kaso mo, natigil ako ng may 2 buwan yata. Hindi, 1 buwan. Simula nung ako yung na-accidente. Aking pag-aanap buhay sa tricycle, nabangga yung tricycle ko, pati ako itong tatlong baliktad ang inabot ko. So, praise God, at hindi naman ako masyadong na ano, pero sunod-sunod eh. January 31st, nabangga ako. 2 gulong lang sa madalas nangyari sa akin. At awa naman ang Diyos, higas-gas wala akong natamo o nasaktan o what. Yung tricycle lang, yung mga signal light, ilaw, ano, yung mga buwanang kuryente, wiring, yun ang nasira. Tapos, yung April 6, hindi ako nabangga na naman. Tatlong gulong ako doon. Tawa ng Diyos. Eh, nagkaroon naman ako ng gasgas sa aking palad. Ito. Pagkakahawak sa manibela. Gusto ko sa manibela ako na sugatan. Dahil hindi ako bumitaw. Dahil tatlong gulong na nangyari, hindi ako bumitaw. So, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoon. At kahit na nakakumbiyente ako ng gano'n, hindi man ma. Kasi ramdam ko, iniingatan niya ako dahil wala akong kasama sa buhay. Nag-iisa. Marami akong kasama. Ano? Ibon. Aso. At isang pusa. Napulot ko pa yun na
puro galis, inamot ko siya. Pinulot ko siya sa karsada, natagasahan pa yan. Ngayon, nakakalakad na siya. Sa isang linggo, paliligo ako na siya. Medyo magaling na yung galis ko. Pakikita ko sa inyo. Ming! Oh, alika. Tayo, tayo. Bilis. Alika na. Oh, yan. Oh. Kusakal. Yan. Oh. Oh, princess pa yan. Oh. Princess. Oh. Ma'am. Mamaya. Sasara na. Mamaya, paliligo na. Ah, sa isang linggo. Magaling na ko yung kanyang galis. Yung kanyang paa sa hulihan, yun ang may defective. Pero ngayon, nakakalakad na. Oo, sige. Okay. Bye for now and see you in my next vlog. Bye-bye and thank you for your for viewing my vlog. Sa susunod na vlog, nagkakahit na ako. Nakalimutan ko na pating kumanta. Okay, bye-bye. God bless.